Ay, na-postpone na. Yung huling postponement, ipinasa namin last year, no? Diba? Dahil naka-schedule dapat ang October. Eh ngayon, kung ipo-postpone at mag-appoint, parang, para sa akin, hindi nararapat. Kaya nga sinabi ko, hindi ako inclined na supportahan yung move na mag-appoint, ipo-postpone, tapos mag-appoint na lang ng mga barangay chairman at saka barangay official. Sir, ano bang consequences kapag binigyan si President ng power to appoint? Well, of course, sa political aspect, merong consequences yun dahil maski sabihin pang honest yung kanyang intention dahil may mga, sabi niya 40% ng barangay officials ay nalilink sa drugs, pero hindi rin mayalis na dumaan sila sa proseso ng demokrasya sa sila pinili ng kanilang barangay. So, i-oppose niyo po yan, yung ganung plano ng pagpapalit ng mga barangay? Well, right now, I'm inclined to oppose or not to support yung move to just appoint the barangay officials. Sir, so, may danger ba na pagka yung in-appoint, baka po sige, appoint yung mga kaalyado din? Kumbaga, yung mga... Well, lahat pag in-appoint kasi masyadong unilateral yung pag-decide, ano? Ang bottom line dito, demokrasya, at dapat pagbigyan natin yung talaga 42,000 mahigit na barangays ito na pipili na kanilang mga leaders sa barangay. At ito yung pinaka-basic na political unit ng ating bansa. So dapat talaga ibigyan natin yung pagpili sa mga taga-barangay. Sir, may nagsasabi na kailangan pang i-amend yung constitution. Tingin nyo ba kailangan pa? And ba kayo na i-amend pa? Well, at the very least, kailangan magpasa ng batas. Yung tungkol sa konstitusyon, mayroong mga provision, may kanya-kanya interpretation. At hindi pa naman napapag-aralan sa ngayon namin, ng mga legislative staff ko. But at the very least, kailangan magpasa ng batas kung i-appoint yung mga barangay. So, ang concern ng Presidente kasi baka ang ma-elect lang ay yung mga involved sa illegal activities. Well, alam mo, maski pa sabihin mong walang kwenta yung na-elect, yun nga yung essence ng demokrasya eh. Diba? Na sila yung sasailalim sa pagsusuri ng mga mamamayan at ng hindi isang tao lamang. Sir, dun sa payag ni General Bato, yung blaming the media dun sa mga yung pagbabalita ng extra division. Sa akin, na-explain niya. Pareho rin yung position ko dahil nalamp na lahat yung EJK. Kasi sabi ko nga, yung universal definition ng EJK, ito yung state sponsor, state sanction. Ipinapaliwanag niya lang naman dito na hindi naman lahat ng 7,000 or thereabouts napatay dahil sa kaso ng illegal drugs, at hindi naman lahat yon napatay sa pamamagitan ng sa labas ng police operation. So I think in fairness to the PNP, no, marapat lamang na ipaliwanag nila kasi nga nagkakaroon ng maraming misconception. Ako nga pinansin ko yung pinuna ko yung pahayag ni Vice President Robredo, mm-hmm, na pinagsama-sama na yung 7,000 as of February 2017 na ito'y pinatay in summary execution, which I will not subscribe to dahil hindi maliwanag naman, hindi talaga sa summary execution, dahil paano mangyayaring summary execution lahat kung may namatay pang pulis na at saka AFP. I think 38 ang total na KIA or killed in action, at mahigit 80 or 85 yung wounded in action. So, pati ba naman yun, sasama mong summary execution, yung pagkapatay doon saan, yung namatay na nga yung ating police. So ako, coming from law enforcement, coming from the PNP, gusto ko lamang na ituwid yung ganung mga pananalita. And when you're reporting to an international body like the United Nations, dapat accurate yung datos mo. No? Hindi yung mali-mali yung datos, kasi ang ina-address mo rito, international community. Pero sir, hindi ba alarming na the fact na over 1,300 pa rin yung namatay? Well, sabi nga nila, ano, it's just the numbers, ano, one life lost is one life too many. Pero kung magre-report ka nga, dapat sigurado yung datos na i-report mo. Yes, well, sabi natin alarming, pero yan ang mandato na, yan ang mando na binigay ng Pangulo sa PNP, sa law enforcement. At meron nga mga brutality, may mga violence na nangyayari. But meron naman tayong nagpapangsin ng criminal justice system para papanugutin yung mga lumalabag o lumalampas doon sa tinakda ng batas, tulad ni na Supreme Deputy Marcos, nananagot na sila ngayon, at yung mga iba pang mga mayroong abuso, na-file na naman sila ng kaso. But ito, challenge sa PNP para ipakita na hindi talaga nila tinotolerate o hindi sila nagpa-participate doon sa mga napapatay naman ng vigilante groups. Ano? How?
sa pamamagitan ng papapakita na sinosolve talaga nila seriously yung mga pagpatay na ginagawa ng hindi nakaanib yung mga vigilance. Sir, when this is yung mga college na gumagamit ng same papers na ginagamit nila? Yung alam? Yung mga senador, gano'n ang ginagamit ng papers? Yung tingin yung mali? Hindi, kasi sabi ko nga, dapat i-correct yung figures. Ano? Kung mahigit 2,000 yung napatay sa police operations, eh hindi natin pwedeng sabihin yung buong 7,000, EJK o kaya napatay sa summer execution. Yun lang naman ang punto rito. Pero totoo naman sa may EJK. Kasi para sa kanya maging yung term. Kailangan ipruebo muna eh. Kasi pag EJK is state sanction, pinayagan ng Estado na ipapatay yung mga nasa sangkot sa droga, kay ito'y na nag-participate ang police o hindi. Ang ibig sabihin ng EJK is pinapayagan ng Estado na patayin at itapos tabi ng kalsada yung mga nasa sangkot sa droga. Sir, wala pa naman tayo nakikita sa ganun. At kung meron man, eh dapat papanagutan nila. Sir, pag kinarik ni Vice President, yung tingin niyo, sir, yung mga impeachment na medyo hindi ko alam kung ano yung posisyon ng taga-lower house, ano? Kasi sila mag-initiate. So the President is celebrating his birthday today. Anong message mo? May dapat ba siyang baguhin? Marami, actually. Yung kanilang pakikipagtungo sa media, sa mga senador, sa mga kongresista, sa mga local government units, and the public in general. Ano? Maraming dapat tugin. Dapat ako, ang wish ko lang sa kanya, magsimula na siya maging statesman-like. Ano? Mm-hmm. Dahil ito rin yung sinabi niya, di ba, na nung kumakampanya, na in due time, magiging magme-metamorphose siya into a statesman. Eh, hindi pa nangyayari yun. Eh, may limang taon pa naman, baka naman sakali. At kung merong birthday wish, ano yun na yun. Sana bumait na, sir. Thank you, thank you. Sige, malilit ako. Thank you, sir. Sorry.